ka niya sa akin. Puntahan mo si Amira. May isang tao na ang tanging pa kayo. Mapahamak siya. Kayo si Madam Mishka? Oo. Gusto ko po sana magpahula kung pwede. Peke akong manghuhula. Pwede po makahingi ng tubig lang. Sige. Ano pa po bang magagawa ko? Anak ako ng asawa niyo. Burahin mo ang sarili mo sa buhay namin. Hello. Ano, Amira? Nakikilala mo pa ba ako? Oh. Nanahimik ka ata dyan. Akala mo ba, isang masamang bangungutang lahat ng iyon? Anong kailangan mo sa akin? Hindi, Amira. Ikaw ang may kailangan sa akin. Dahil ako lang ang nakakaalam kung nasaan ang anak mo. Anong ibig mo sabihin? Sabi mo patay na siya. Sabi mo patay na anak ko. Nagsinungaling ako. Ah, Mira, buhay ang bata. At ako lang ang nakakaalam kung nasaan siya. Amira, anong nangyayari? Sino ba yan? Amira, tinatamad ako magkwento kapag may ibang nakikinig eh. Imposible. Imposible? Baka imposible to. Eh, hindi mo pa nga naririnig ang buong kwento ko. Hey, no! Ah, ayun na! Hoy, tumigil ka! Hoy! May nag-utos sa aking manmanan ng Crazy Five. Sinundan ko sila hanggang makiling. Saan ngayon? Dito na wala yun ah. Buma ka doon! Hanapin mo ba ka doon bumalik? Saan sila, Portia? Ah! Ano ginagawa mo dito? Nasundan ka rin dito, Franco mo. Magsalita ka kasi! Pag nagka-problema kayo, damay-damay kayo lahat. Franco, alam mo bang pinaggagawa ng mga anak mo? Ano ang nangyari sa'yo? Tumatakbo ka pa rin! Ha? Hindi mo pa nagustuhan! Napakatapakan ka! Wala ka nang palang pinagbat! Ano yung nakapit sa kaibigan ko? Magi lang! Masahit! Masahit! Ito'y hinahanap na, di ba? Ha? Ito yung gusto niya, di ba? Yung mutya! Pasundan niya! Ang mutya! Ang mutya! Ayop ka! Nakita ko, Amira, kung anong ginawa nila sa'yo. Nahulog ka sa ilong. Nagdesisyon na kung hanapin ka. Amira!
pinalab naman ako. Naalala ko pa ang amoy mo at ang pakiramdam ng balat mo kapag hinahawakan ko. Pero ilang araw pa lang, may napansin na akong kakaiba sa'yo. Hanggang nalaman ko na may laman na pala yung tiyan mo. Alam kong imposible sa akin yun. Dahil hindi ako pwede magkaanak. Lagi kang kumakalma kapag kinakanta mo yun sa batang nasa tiyan mo. Kaya hinayaan ko lang. Matagal kong pinag-isipan kung anong gagawin sa'yo. Iiwan na lang ba kita sa may highway at hayaan may makakita sa'yo? Ang bilis ng panahon. Hindi ko na malayan. Inabot ka na pala sa safe house ng kabuanan mo. Pero doon mo pa naisip tumakas. Naalala ko na galing ka nga pala sa pamilya ng manghihilot at manggagamot. Kaya alam mo kung anong gagawin. Makapanganak ka kahit walang tulong galing sa akin. Ah!
Pero siyempre, kailangan kitang parusahan para sa pagtangka mong tumakas. Nasaan ang anak ko? Nasaan ang anak ko? Nasaan ang anak ko? Yan ang napala mo sa pagtangka mong tumakas. Naibig mo sabihin, nasaan ang anak ko? Sinubukan ko siyang mailabas. Dinala ko na sa doktor. Mahina ang bata, Mira. Namatay siya dahil sa tigas ng ulo mo. Di totoo yan, di totoo yan. Hindi totoo yan, naman siya yung anak ko. Hindi totoo yan, naman siya yung anak ko. Sige na. Hindi totoo yan. Pahinga ka nalang dyan! Tanggapin mo na lang yung katotohanan. Hindi! Hindi! Ilang buwan ka pa lang sa safe house ko. Pero naging tulala ka na at hindi na makausap. Hindi ko nga alam kung paano ko nakatakas eh. Ang alam ko lang, wala kang kamuang-muang kung nasaan ang anak mo. Bakit mo ginagawa ito sa akin? Bakit mo ginagawa ito sa akin? Kung gusto mong malaman ang kinararoonan ko, magkita tayo. Siguraduhin mo lang na wala kang isasama at wala makakaalam. Pag pinairal mo na naman ang tigas ng ulo mo, hindi mo na makikita ang anak mo. Wag sabihin mo lang sa akin kung kailan at saan na. Pupunta ko. Pupunta ako. Sino ba yun? Amira, huy! Teka, sasama ako. Saan ka pupunta? Hindi na, Emily. Kaya ko to. Amira! Ako mag-isa. Hindi ako makapalag sa'yo noon. Alam ko kasing hawak mo ang buhay ko. Pero kapag nasabi mo na kung nasan ang anak ko, ikaw naman ang magiging bihag ko. Ibabalik ko sa'yo ang pasakit na dinulot mo sa'kin. At pagkatapos, sisiguraduhin kong mabubulok ka sa kulungan.
Alex, kailangan ko ng tulong mo. Chief Santi, anong ginagawa mo dito? Ikaw? Ikaw dumukot sa akin! Believe talaga ako sa'yo, Amira. Wala kang kinakatakutan. Wala ka rin inuurungan. Wala akong kasalanan, kaya wala akong dapat ikatakot. Bukadada! Tignan natin kung hanggang saan natatapang. Hindi pa ba sapat to sa'yo? Mag-isa akong humarap sa'yo. Nangako ka kapag pupunta ako, sabi mo, sasabihin mo sa akin kung ano nangyari sa anak ko. Ako lang mag-isa. Gusto ko lang malaman yung totoo. Ikaw pa ang ama. Ako? Ama niya? Amira, hindi ako pwede magkaanak. Yan ang dahilan kung bakit ako iniwan ng asawa ko. Na kahit gawin ko pa lahat ng gusto niya, kahit nag-ampun kami ng bata, kasi rin, sasama rin pala siya sa ibang lalaki! Amira, si Ren lang ang natira sa akin. Pero ikaw! Ikaw ang kumuha sa kanya! Kaya ngayon, magbabayaran mo yung ginawa mo. Magbabayaran mo yung ginawa mo. Hindi na nakatakot sa'yo, Santi! Ibang Amira na kaharap mo. Oras mo na. Magkikita na kayo nilang sa impyerno! Sige, patok mo. I'm really curious to find out kung totoo bang kinidnap siya ni Tito Santi 6 years ago or kung gawa-gawa lang yun ng bruhang yun. Hanap sila ng dahilan para isisi sa kanya yung lahat. At hindi rin ako magtatakong pati ikaw madamay. Bakit hindi mo sinabi sa amin yung nangyari sa'yo? Huwag mo sarilinin yung pinagdadaanan mo.